tuloy ako dito. Makauwi ako dito. Tadtad ng sugat at pasa ang mukha ng OFW sa Saudi Arabia matapos siyang tumalon mula sa bubong ng bahay ng kanyang amo. Tila tuliro pa siya habang kausap ang isang kapwa OFW na tumulong sa kanya. Ano sa'yo? Pinanood ba ako? Hindi naman. Parang may butas kasi. Oo, kasi yung pagkahulog mo yan. Kwento niya, tumalon siya para makatakas sa pagmamalupit umano ng kanyang amo. Hindi ko nakakaya kasi dabi-dabi kong labahan, dabi-dabi kong... Dabi-dabi ko platsyahin, ako lahat. Tapos pag nag-utos pa yung mga alakya, sinusunod ko lahat. Sinusunod ko lahat yun. Mga bata. Tapos sabi nila, hindi ko lang inaasikaso yung mga bata. Siyempre, isang alam ako, paano ko maasikaso. Pero lahat yun, nabibigay ko naman sa kanila. Hindi rin daw siya pinapakain at kinumpis ka pa ang kanyang cellphone at pinagbantaan pang papatay din ako. Batid na ng Overseas Workers Welfare Administration ang sinapit ng OFW. Ipinaalam na ng Philippine Overseas Labor Office ang kaso ng OFW sa ating embahada sa Saudi Arabia para sa kaukulang aksyon. Kailangan natin po yung nangyari, ano? Pero kung depende kasi kung natapos ba akong tata niya o hindi, bibigyan ba siya ng exit visa ng kanyang employer o hindi. So yun yung mga aasikasuhin natin. Sa datos ng POEA noong 2017, pagmamaltrato ang pangunahing dahilan ng repatriation ng mga OFW. Sa halos 11,000 repatriation request, mahigit 2,000 Pinoy ang nagpauwi sa Pilipinas dahil sa maltreatment. Mahigit kalahati ng mga repatriation request dahil sa pagmamaltrato mula sa mga OFW sa Saudi Arabia. Ako si Dano, tingkuhan ko ang inyong saksi.